manunungkulan lamang isang taon at kalahati. Ganon din po sa Commission on Appointments. Manunungkulan po ako ng isang taon at kalahati. And it is my intention to honor an agreement. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. This decision is rooted in a deep-seated belief that public office demands fidelity to pledges made. Ang pagtupad sa kasunduan ay nakabatay sa aking malalim na paniniwala na ang pangako na maglingkod na maikling panahon ay isang sagradong tungkulin sa paglilingkod sa bayan na dapat tuparin. It is my intention to honor an agreement. I refer to statements given by the Senate President that this should be given in a plenary. And I understand the plenary, the next plenary session would be on January 22. But just the same, uulitin ko po, it is my intention to honor an agreement. Uulitin ko po, dalawa po yung kasunduan. Una, for me to serve as member of the Commission on Appointments for 1.5 years, which will expire at the end of this year. I will honor that agreement. Pangalawa, yung agreement to serve as Blue Ribbon Committee Chairman for 1.5 years, I intend to honor that agreement na sinabi ko kanina. Ito po ay isang sagradong tungkulin na sundin, tuparin ang isang pangako. Sir, kung mag-o-offer with po, the Senate leadership. Sir, kung mag-o-offer po ang Senate President. It will be discussed by the plenary, but then again, ito na yung kasunduan, susundin ko po. Paano kung dahil sa maganda mong performance as Blue Ribbon Committee Chairman, ang maging sentiments ng majority, i-retain ka as Blue Ribbon Committee Chairman? Hindi na po siguro ganun ang usapan. Nabanggit ko yung ulitin ko, and I've given you a copy of my short statement. It is my intention to honor an agreement. So sa resumption ng session sa January 23, formally 22 sa 22 formally sa plenary ho, yes, mamanifest nyo yung pagbibitiw nyo as yes. Mm-hmm. No, hindi dapat pagbibitiw ang sabihin. Honor the agreement. On two, relative to two committees, Commission on Appointments and the Blue Ribbon Committee. And right now, sir, meron na bang interesado na pumalit sa inyo sa Blue Ribbon? Hindi ko alam, nababasa ko lang sa social media nung ako'y wala dito. Hindi ko alam na ako pala yung pinag-uusapan noon. Nababasa ko lang sa mga news items. Can you enlighten or ma-recall lang po, sino po yung mga nag-agree na until end of this year lang po? Senate leadership. During a caucus, sir, or? During the formation of the committee chairmanships. Kasi nakalatag yun eh. Mm-hmm. Sir, bakit nagkaroon ng ganong agreement? Nahirapan po bang hanapin or? Hindi ko alam. Marami. Wala bang ibang may gusto nung time na yun, sir, na mag-Blue Ribbon Chairman? Hindi ko rin kasi masabi. Hindi ko na ma-recall. But you agreed to it then because you also I want to help the Senate leadership. I want to help the Senate administration in fast-tracking the formation of various committees para bagong administrasyon, bagong executive, bagong senado, so para mabilis na. Sir, nabanggit nyo kanina ang dami nga pong naging accomplishments nga ng Blue Ribbon Committee. Sir, don't you see the need na ipagpatuloy yung mga nasimula na yon? Or nagtitiwala kayo dun sa papalit sa inyo na kayang ipagpatuloy? Nagtitiwala ako na marami may kakayahan. At kung uunawaan nyo, in the present context, binigay pa sa akin yung
chairmanship ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na sa palagay ko ay kailangan kong tutukan at bigyan ng buong puso at panahon